Noong 2017, nilabas dito sa Pilipinas yung Yamaha Aerox. Ang dami talagang nag-abang sa motor na to. Hindi pa nilalabas dito sa Pilipinas yan. Eh, ang dami na talagang gustong bumili. Hanggang sa nilabas na sa Pilipinas, at ang nangyari, sa sobrang taas ng demand at ang baba ng supply, eh, naibebenta yung Yamaha Aerox ng mas mahal kaysa dun sa SRP. Biruin nyo, mabibili lang iba yung Aerox ng 99,800, tapos mairi-resell nila sa halagang 120,000 pataas. So, ganun kataas yung demand ng Aerox dati. Hanggang noong 2018, naglabasan man sila ng bagong model. Same lang na itsura pero may mga nadagdag lang na mga features like yung keyless at ABS. Pero ngayon 2020, naglabas na naman sila ng bago. Pero this time, hindi lang features ang naiba. Pati yung looks niya as in parang totally different bike. Pero bago natin pag-usapan yan, eh huwag nyo kalimutang mag-subscribe dito sa aking channel. Hit nyo rin ang notification bell button para maging updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Tsaka kung magustuhan nyo itong video na to, eh i-like and share nyo na din. At huwag nyo na rin kalimutan na i-follow yung ating Facebook fanpage para mas lalo tayong updated sa mga motorcycle news. Umpisa natin sa features. Ano ba yung mga nadagdag or ano ba yung mga features ng bagong Yamaha Aerox 2020 model or 2021 model? Yung engine nito, meron pa rin siyang blue core and VVA. So, sa blue core, for fuel efficiency to, kasi ganito yan. Sa makina, nagkakaroon tayo ng mga unburned fuel kapag yung takbo ng makina natin eh mabagal. Nangyayari to sa mga traffic. Nagiging perfect lang yung combustion natin kapag medyo mabilis na takbo natin, siguro mga 60 to 80 kilometers. Pero kung sa mga traffic, nagkakaroon tayo ng unburned fuel. So, may mga nasasayang tayo na gas. So, dito sa blue core, piniprevent niya yun na kahit mapa low speed ka o high speed, ay complete pa rin yung combustion mo. Ibig sabihin, wala kang unburned fuel. So, walang nasayang na gas. Itong blue core na to is for engine efficiency or fuel efficiency. VVA naman, sabihin na natin para siyang may turbo. Hindi naman siya actually turbo, para siyang may turbo na nag-activate itong VVA na to kapag umabot tayo ng around 7,000 RPM. So, sa ibang brand like Honda, may kukumpara natin to sa VTEC. Yung pinaka-simple explanation dito, meron siyang cams. Sa cams na yon, dalawang cams yung nag-o-open ng intake valve. So, yung dalawang cams na yon ay magkaiba ng sukat. Yung isa, mas maliit yung lift, yung isa, mas mataas yung lift. So, kapag low RPM ka, ang tumutulak sa intake valve ay yung mas mababang lift. So, habang bibilis tayo, tapos na-meet natin yung 7,000 RPM, magsishift yung cams sa mataasang lift. So, siya na ngayon ang papalo dun sa intake valve. So, mas maraming hangin yung papasok. As a result, maganda yung power and torque nitong Yamaha Aerox na to. Sa totoo lang, yung 2018 model ng Aerox, siya yung pinakamabilis na scooter sa 150cc segment dito sa Pilipinas. So, kahit yung mga Honda Click PCX, kahit yung NMAX, hindi talaga aapot dito. Anti-lock braking system. Yung 2018 model, doon na nilabas sa Pilipinas yung may anti-lock braking system. So, dito, na-retain pa rin nila. So, sa mga hindi po nakakalam ng anti-lock braking system or ABS, piniprevent niya yung motor nyo na mag-skid sa mga madudulas na kalsada or mga mabubuhangin. So, pag pumreno ka, kahit itodo mo yung preno mo sa harap, hindi siya mag-i-skid kasi madedetect na computer na, oops, mag-i-skid na yung gulong sa unahan. Medyo luluwangan niya yung kapit sa caliper. So, ganun yung algorithm dun. So, pag may nga bigla ang preno, hindi tayo magsisemplang. Ito yung isa sa pinakamagandang ginawa ng Yamaha dito sa Aerox na to. Yung Yamaha Motorcycle Connect or yung Y-Connect. Dito sa features na to, makikita na natin sa panel kung meron tayong mga messages, mga notification dun sa cellphone natin. Tapos, pwede rin natin malaman yung nearest parking location, yung fuel consumption mo, tsaka kung kailan ka ba magpapalit ng langis. Yung mga ganon, yung mga pang maintenance mo, andyan lahat sa Yamaha Connect. Da-download mo lang yung application ng Yamaha dun sa Google at pwede mo na i-connect yung phone mo dito sa Aerox, which is hindi lahat ng motor guys eh may ganito. Kaya napakagandang features na to. Napaka-unique na features nito para sa isang motor. Keyless. Actually, ito na yung mga future sa motor eh. Ginawa na rin nila sa sasakyan yan. Halos lahat ang nilalabas ng mga sasakyan eh keyless na. Dito sa motor ginawa na rin nila. Para sa akin less hassle to kasi ako naka-keyless ako gamit yung aking Honda Click 150. Every time na papaandarin ko yung motor ko, nasa bulsa ko lang yung keyless niya or yung smart key. So, hindi na ako magsusundot-sundot pa sa unahan tapos isusulsi. Hindi na. Pintot na lang and twist and yun, go na. Ganun din pag magpapakarga, hindi ka pa bubunot doon tapos i-open mo ulit yung seat para ma-access mo yung fuel tank niya. Dito hindi na. Talagang napaka-easy guys. Kaya, yung mga nagsasabi na delikado na tong keyless. No guys, hindi po. Napakagandang features nito para sa isang motor. Electric power socket. Maganda to sa mga nagdinegosyo eh. Yung mga nag-grab ang cash or lalamove. Kasi, wala
wala na kayong pangamba na baka malobat yung cellphone nyo or yung phone nyo sa daan, kasi pwede nyo na sa i-charge dito, lalo na sa mga mahilig mag long ride, pabor na pabor to. Ang kaso lang dito sa features na to, sa ngayon hindi na siya ganun ka big deal. Bakit? Kasi hindi naman din ganun kahirap lagyan ng phone charger yung mga motor natin. May mga nabibili pa nga na phone holder na may kasama ng phone charger. So talagang hindi to ganun ka big deal para sa akin na handlebar switch control. So itong features na to guys, pwede mong i-switch yung nakikita mo dun sa panel mo gamit lang itong button na to. Hindi siya passing light ha, button siya para dun sa panel mo. Unlike sa before, kapag may titingnan ka sa panel mo, pipindutin mo pa sa unahan, medyo delikado kasi pag nag-drive ka tapos ginaganon mo, syempre bibitawan mo isang manobela mo eh. Dito hindi na, talagang andun lang yung kamay mo sa manobela mo and click mo lang yan, automatic magbabago na yung mga option dun sa panel mo. So napakagandang features ito. Para sa akin, safety features ito kung tutusin din. Twin sub tank suspension. Maganda dito guys kasi hindi na kayo magpapalit ng mga shocks nyo eh, di ba? Kasi yung nakaraang version ng Aerox, may issue sila sa shock, dumutukod daw. Ito magandang klase na to, sub tank suspension. Kasi iba, kapag bumili ng Aerox, nagpapalit pa sila ng ganito, sub tank suspension. O yung term dito sa Pilipinas, yung may baso. Minsan, YSS, RCB. Dito hindi na kasi ito na talaga yung shock niya, ganito na eh. Kaya dito, less gastos pa kayo dito kung tutusin. Dito naman sa upuan niya, wala namang special dito. Ang nagustuhan ko lang dito, medyo malapad yung upuan niya. Kung ikukumpara natin sa mga ibang scooter like Click, tapos naka-elevate yung upuan ng passenger. So, as a result, yung passenger, mas nakikita niya yung unahan kapag nakaangkas siya. Kasi kapag pantay yung motor mo, hindi nakikita ng passenger yung unahan kasi naharangan ng ulo ng rider. Pero kapag ganito naka-elevate, nakaangkat na siya dun sa rider, so mas nakikita niya yung dinadaanan. So para sa akin, mas okay yun sa mga angkas natin kasi mas nakikita mo yung view sa daan, mas nare-relax yung angkas natin lalo na sa mga naglo-long ride. New LED headlight and tail light. So guys, all LED na siya. Ang advantage nito, mas matagal yung lifespan niya, mas maliit yung power consumption niya. Tsaka mas visible tayo sa daan, mas malakas kasi yung buga nito kumpara dun sa mga halogen bulb. So goods to para sa motor na to na dinagdag nila tong features na to. Hazard lamp. Itong hazard na to, hindi rin to ganun ka big deal kasi kahit walang hazard or built-in hazard yung motor mo, hindi rin naman ganun kahirap na pakabitan ng hazard tong ganito. Pero goods pa rin kasi stock may ganito na. So okay na okay pa rin. Yung compartment naman niya, malaki kasi yung tanke dapat niya na nakalagay dyan eh andun sa unahan. So yung tanke dapat na i-occupy na space dyan eh ayan, buong ano na siya, compartment. So mas marami kang pwedeng ilagay dyan. So biruin nyo guys, ganyang kalaki yung compartment mo tapos may GB box ka pa sa likod. Eh ewan ko na lang talaga, napakarami mong pwedeng dalin. Mga sapatos, damit, ganun, mga naglo-long ride. Digital panel. Ayan. Medyo na iba yung layout ng digital panel nito kumpara dun sa old version ha. Although same lang din naman ang laki, may mga konting modification pati yung layout sa loob. Tapos itong switch niya, yung handlebar switch, hindi na siya nakadikit dun sa mismong panel. Kasi dati, magmula panel hanggang dun sa handlebar switch, continuous siya. Natatanggal siya pero hindi siya yung ganitong buo. Ito, buo na siya, matatanggal mo yung handlebar switch. So, pwede ka na magpalit ng iba-ibang brand ng handlebar switch like Domino. Kasi yung old Aerox, hindi mo siya pwede palitan. Pwede mo siya palitan yung pang Aerox lang din talaga. Unlike dun sa mga NMAX, Click, PCX, pwede mo siya palitan kahit pang ibang motor. I-convert lang yung wirings. So, ito, goods to kasi ganun na rin siya. Yung looks niya, pag to nakita mo tong 2020 model or 2021 model na Aerox, talagang mapapansin nyo yung unahan niya. Yung looks, overall, ang advantage nito guys, mas maganda yung power to weight ratio niya. Tsaka mas maganda yung aerodynamics ng motor na to kaysa dun sa luma. So as a result guys, kung tutusin, dagdag performance na din yun kung power to weight ratio nag-improve tapos yung aerodynamics siya nag-improve. So maganda to sa mga high speed, mas stable siya. Yung tire naman niya, tubeless na rin. At malapad siya, yung front tire size niya, meron siyang 110 by 80 size 14. At yung likod, 140 by 70 size 14. Yung stock ng unahan ng old model, kung di ako nagkakamali, 120. So, mas lumit yung unahan ng konti. Yung likod, same pa rin naman, 140 by 14. Yung likod niya, nagbago din. Sabi ko nga kanina, all LED na to. Tapos yung likod niya, ang ganda ng pagkakadesign. Medyo naging sharp siya ng konti. Isa pang magandang upgrade dito guys, ay yung kanyang fuel tank capacity. Kasi yung old model, meron lang siyang 4.6 liters. Dito, 5.5 liters na siya. So, halos nagdagan din siya ng isang litro. Yung Honda Click, ganito rin kalaki yung tanke nun eh. 5.5 liters. Kaso, maganda dito sa Aerox, may mga lumalabas na aftermarket na tanke. Yung capacity niya eh, 7 liters pataas.
So, itong features na to, sa mga mahilig mag-modify, eh, hindi rin to big deal kasi itong 5.5 liters na to, kasi ngayon may existing na 7 liters kung di ako nagkakamali dito sa Aerox. So, pwede nila palitan to na mas malaki. Pero good job na rin dito sa Yamaha kasi syempre, nag-effort pa rin sila na lakihin yung tanke nito. Pumunta tayo sa engine niya. Ayan, so, sabi ko nga kanina, meron siyang Blue Core VVA or Variable Valve Actuation. Meron siyang 155cc. Mas mataas siya ng 5cc sa mga counterpart niya. Tapos meron siyang stop and start system para siyang idling stop sa Honda. Na kapag nakahinto ka ng matagal, automatic mamamatay yung makina mo. Pag aandar ka na, hindi mo na kailangan na ipindutin yung starter. I-twist mo lang yung throttle at aandar ka na. So, maganda to sa mga nagtitipid sa gasolina kasi pag nakahinto kayo ng matagal sa stoplight, mamamatay yung makina nyo. Mababawasan yung mga unnecessary fuel consumption nyo. Pero kung hindi nyo naman gusto itong start and stop system, okay lang kasi meron siyang button para i-off. So, kung hindi nyo trip yung start and stop system, pwede mo i-off. Meron din siyang smart motor generator. Yung ibang motor kasi, yung wala pang ganitong features, maingay yung pag pinapa-under mo, ganito yung tunog niya oh. Unlike dito sa bago, smooth na siya. Talagang pag in-start mo, rekta under talaga yung engine. Wala kang maririnig na tunog starter. Meron siyang maximum torque na 13.9 Nm at 6,500 RPM. Maximum power, 11.3 kW at 8,000 RPM. Compression ratio, 11.6 by 1. Yung bore and stroke niya, 58mm by 58.7mm. Single cylinder lang siya. So, normal lang naman to sa mga small displacement bike. Liquid cooled, single overhead cam, 4-stroke. Maganda yung cooling system niya. Automatic V-belt, tsaka meron siyang side stand switch. So, safety features pa rin yun. At meron tong total na engine oil capacity na 1 liters. Itong Yamaha Aerox 2020 or 2021 model na to, wala pang exact date kung kailan ilalabas dito sa Pilipinas. Pero sure ako this year, mukhang hindi pa to ilo-launch dito sa Pilipinas. Siguro by next year na to kasi malapit na rin matapos yung taon at may pandemic pa rin. Siguro pinaka-perfect na ilaunch itong motor na to eh, 2021 talaga. Maraming mga nagsasabi na hawig ni Click. Kahit ako man tanongin nyo, talagang hawig talaga ni Click eh. Yung unahan niya, yung magmula headlight hanggang sa may kilay na dire-diretso. Parang yung Click version 1 eh. Parang siyang Honda Click version 1 na pinaporma, pinaastig, pinamacho. Parang ganun yung datingan nito. Dito sa Aerox na to, meron siyang dalawang variant. Meron siyang ABS at non-ABS. Pero sa dalawang variant na yun, parehas yun may Y-Connect. So sana lang kung ilalabas dito ito sa Pilipinas, eh meron din sana tong Y-Connect. Hindi gaya ng NMAX. So, labas dito sa Pilipinas, eh kulang-kulang yung mga features. So sana kung ilo-launch man dito ito sa Pilipinas, eh kompleto yung features. Sa price niya, kung i-convert yung price niya sa Indonesia to peso, nagkakahalaga siya ng 99,361. Yun yung ABS version tsaka yung may Y-Connect. So mura. Pero syempre pag nilabas dito sa Pilipinas yan, may mga patong na yan. Depende sa marketing nila, ganon. Kasi yung ABS dito sa Pilipinas, nasa 120 eh. Yung old model. Yun yung base natin. So kung ilalabas sa Pilipinas, nasa 120 plus to expect nyo na or 134, parang same ng NMAX or mas mahal pa ng konti kasi meron siyang Y-Connect. So sabihin natin parang between 140,000 to 150,000, mga nasa ganun yung presyo nito. So medyo may kamahalan. Pero kung mariretain nila sa 120,000 to, eh maganda talaga, maraming kukuha nito. Promise yan. So guys, kung meron akong mga hindi pa nasabing features dito sa motor na to, eh i-comment nyo yan down below para mapag-usapan natin yan. So hanggang dito lang yung video na to. Sa mga bago pa lang po dito sa channel ko, ay ini-invite ko kayo na mag-subscribe sa akin channel. Hit nyo na rin ang notification bell button para maging updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Huwag nyo rin kalimutan i-follow ang ating Facebook fanpage para sa inyong mga katanungan. So guys, have a nice day. Thank you for watching.